Yun, sa kasamaang palad, lintik na yan. Ayan, umusok ko. Yan sinasabi ko. Problema nga ito. Ano? Hindi kinaya ng kwan? Hindi kinaya ng 80 volts. Wala, hindi matutuloy. Welcome to my vlog. Yun, eto na. Sa mga nag-aantay ng update dito kay Platinum. Eto eh, tinatapad sana ako gumawa ng vlog ngayon kasi medyo sinisipon ako. Antik na ulan araw na yan. Buti nga tumila rito, tumila yung ulan sa labas oh. Ito na, update na ito. Bali, hindi ko muna tinali, baka sabihin nyo kasi wala naman akong ginawa eh. Sabihin nyo, pag tinali ko na, wala ka naman ginawa dyan eh. Ganun pa rin eh. Kaya ayun, hindi ko muna tinali para at least alam nyo na meron akong ginalaw o ginalaw ko talaga siya. Ayun, ang yun nga yun, issue nito is yung may ground or nangunguryente. Sa ngayon, parang wala naman na. Tapos, ang nangyari kasi, sabi ng mayari na kumari daw, dagdagan ng kapasitor. Yan, pinabili ko siya ng kapasitor. Ang problema, magkaiba yung height nila. Nagiging anak yung apat. Yung dating nakalagay talaga dito is yung 80 volts na 12,000 microfarad. Itong bansot na ito, yan, apat. And then, yung pinadagdag ko, yung pinabili ko sa kanila is 100 volts na 10,000 microfarad. Kasi, may meron kasi mga minsan piki na kapasitor, yung headroom, medyo mababa. Eh, 80 nakalagay, pero hindi naman maabot ang 80. Kaya sabi ko, 100 volts na. Muntikan na nga, ano, sumandal dito. Pero, saktuan lang, may clearance pa naman siya. Ang sagwa lang tingnan, medyo awkward lang tingnan kasi hindi sila pantay na 8. So, 4 is magkaparehas. Yung 4, magkaparehas. Mali, naka-series parallel ito, guys. Ito, naka-series, and then ito is naka-series din. Tapos, nag-parallel yung 4 na yan. Series parallel. Kasi, may kwento ko na rin bago natin isa-soundcheck ito. Ang taas plan supply nito, nasa 89 AC yung voltahe ng secondary niya. Ang taas. Tapos medyo natagalan ako pagbalik dahil ang kwan pala niya is ito. Ito 89 ito, 89 AC ito. And then sa kabila is ano ba 'yon? Itong dilaw na ito, 89 din ito. 89 089 and then 089. Kaya sabi ko, saan yung ground nito? Eh binagsama na lang. Yung dulo-dulo or simula, basta yung pagsamahin mo lang yung dalawang dulo niyan, tapos yan magiging ground niya, or yung simula, parehas na simula, pagsamahin mo magiging ground niyan, tapos yung dulo-dulo is magiging AC niya, kumbaga magiging center tap yung dalawang pinagsama mo yan. Yeah, 89 AC, malapad siya oh. Walat nga ako nung tinister ko eh, ang taas pala, 89 AC. Eh tama lang na dagdagan yung kapasitor. And then yung 100 volts yung pinabili ko para safe. Yung 18 nga ito para sa akin eh alanganin eh. Dapat kuan talaga. Pero okay lang, pinagsama ko naman na yun eh. Naka-series naman to dito. Medyo may alalay na. Ayun, tapos yung issue na nakaraan na yung nangangagat sa transformer, wala naman ako nakuhang kuan eh. Yung dikit yung primary against sa secondary, wala naman eh. Pag tinister mo, wala naman siyang dikit. And then yung transformer sa ground, sa may casing, wala rin. Wala rin, wala ka rin makuha na ground. Hindi ko alam kung saan galing yung kuryente. Dito naman, dito wala rin ako makuha ng ground din dito. Tapos yung pwesto pala guys, dati yung ito, kapasitor is dati dito yan. Medyo masikip pag walo rito eh. Kaya nilipat ko. Dito ko nilagay yung walo. Tapos nilipat ko yung transformer dito para sa pan. Kasi walang supply na para sa pan dito eh.
Nagay ko siya dito. Kaya medyo naiba yung mukha niya. Yun. Tapos pinambaklas ko yung itong board, binaklas ko ito. Hindi ko lang pinakita kasi lagi ko naman sinasabi, pag repair kasi yung content ko, eh wala naman nanonood. Kaya diretso paliwanagan na lang ito. Hindi ko na ako niyan, hindi ko na pinakita yung video. Basta binaklas ko ito, tapos lahat ng sapin, chinik ko para sigurado. Eh wala rin naman. Ayun, itatali ko na lang ulit ito. Kasi pinatugtog ko na ito eh. Okay naman na, umaandar na. Tapos, pakita ko sa inyo na wala. Kung may kuryente, wala. Bago natin itali. Ito. Apak ako sa mic, na simento. Nakapa ako. Yan. And then, easy. Nakasaksak na ito. Nakaplug in na. Yan, buhay na. Daming akong kwan dito eh. Yung isang ilaw dito, pundi. Kaya tingnan mo, ito puti oh. Pero blue ito pag umilaw. Ito, wala to, hindi umilaw dito. Kaya pinalitan ko ng ilaw. Tapos yung isang, ang ginawa kasi nung unang gumawa, itong dalawa na to yung signal. Same din dito sa may baba. Kaya ginawa ko, ay yung isa dito pundi, ito. Pinalitan ko na rin ito. Yan, buhay na yan, lahat. Ayun, ito, nakapak ako simento ah. Ayun, nawakan ko kung may kurente. Ah, aray. Joke lang, biro lang. Ayun, wala naman oh. Kasi kung may ground yan, yung mga daplis-daplis na hawak, yun yung malakas yung ground eh. Parang wala naman oh, wala naman ako naramdaman. Oh, wala naman eh. Oh, yeah, oh, wala. Dagdag na lang ako ng mga grounding. Tulad nito, dito sa ground. Ground dito sa may secondary nito. Nag-body ground ako dito sa may transformer. Para yan ay meron siyang ground. Yan. Baka siguro, baka kulang-kulang lang sa grounding. Kaya dinagdagan ko yung grounding niya. Yun, medyo maingay na naman dahil umulan na naman dito. Butik na yan. O yan, wala na akong parang wala naman ako mahanap na kuryente. Yun, sa kasamaang palad, lintik na yan. Ayan, umusok ko. Yan sinasabi ko. Problema nga ito. Ano? Hindi kinaya ng kwan? Hindi kinaya ng 80 volts? Wala, hindi matutuloy. Tuloy na, putik na yan. Sa kasamaang palad, nadali yung kapasitor. Kaya ito, nagpalit lang ako. Palit ako ng kaya naging matangkad na lahat. Yung isang kapasitor, ano ba yun? Yung tatlo, umuki pa eh. Yung isa, ito yung isa, nadali. Putik, di... Hindi naman kwanto, yan o, malugnaw. Eh, walang problema rito. Ang problema, yung connection ko, putik niyan. Kaya minsan, aral na rin sa atin yan mga technician, na yung kakamadali natin. Dahil dami tayong mga line-up o rabuli na gawa, mamadali tayo, hindi natin na check ng maayos. Kanina, hindi siya sumabog kasi naka-110 ako. Hindi umusok dahil naka-110 ako. Nung na-220 ko na, ayun, nadali. Nadali yung kapasitor. Nung napansin ko pala, yung likod ng connection ko, hindi pala siya naka-series parallel. Naka-parallel lang pala. Kaya hindi niya kinaya yung 89 kasi transformer lang 89 volts na ito eh. Eh yung kapasitor 80 volts lang. Dali siya. Buti isa lang. Kaso hindi ko na binalik ito. Hindi ko na binalik yung mga yan. Kasi mapipilay eh. Maging tatlo, ibabalik ko yung tatlo, yung isa papalitan ko. Pangit na siya tingnan. Buti meron pa akong extra rito na kapasitor. Yung 100 volts ito na 10,000 microfarad, katulad dito, iba lang yung kulay. Buti, meron pa. Ngayon, kinater ko na. Kinating ko na lang yung dating kong connection. Series parallel na. Kaya medyo okay na ito. Okay lang yan, kasama sa trabaho natin yan eh. Diba? Lahat naman tayo nagkakamali eh.
aral din yan. Bawat pagkakamali mo eh, may natutunan ka nga dyan eh. Ayun, titesting na natin. Ang gamit ko na speaker ay dalawang Atomic na D12 ko. Nakaload dyan. Wala tayong processor, rectang laptop lang para matapos lang yung vlog natin. Ito, naka-220 ulit to ha. Hindi na dumaan ng, ito, 220. Hindi na dumaan ng series bulb. 220 na natin. O, ayan. Angas ng mukha niya. At, kwan na. Dito yung protect nyo. Ilaw ng protect niya. Dito nilagay ng unang gumawa. Dahil, walang protect dito na nakalagay. Signal lang. Dalawang signal. And then, clip. And then, on or active. Tapos, winiring ko rin siya na maayos. Medyo maangas-angas. Gumanda lalo yung mukha niya dahil nagiging malalaki na yung kapasitor. Wala nang nakasingit na bansot. Kung kuryente, kung pag-usapan, ito, nakapaa ko, nakapaa, bakang ko. Aray. Wala na. Yan o, kahit tawakan ko, wala na siya. Ang kadalasan ng sanhi ng ground, yung alanganing hawak, yung dapis-daplis yan, malakas yung ground yan eh. Pero ito, parang wala naman ha. Sana wala na. At nang masimulan ko na itong Ace na LX20. Yung kabila naman yan is naka-protect. Tapos pinapadagdagan sa akin eh. Basta ipapaliwanag ko na lang sa sunod na vlog ko. Masabihin nyo eh, puro singit-singit yung kwento natin. Tuloy. Kasi walang tigil yung ulan dito. Ito, maganda. Medyo mahina to guys kasi walang processor eh. Lakas no, 89 yung supply. 89 yung supply. Tapos 7 pairs lang yung ano? 7 pairs lang yung output kinaya. Kaso hindi naman ganun kataas yung amperahin nito eh. Mababa lang yung amperahin nito kasi mukha na siya eh, manipis. Pang 2 RU lang. Ayan, dalawang channel na. Eh, tunog niya. Walang processor eh. Mahina. Dinatamad lang ako kumuha ng processor eh. Ayan o, kung nandito pa to sa mga sunod na video natin, isama natin to dun sa may dalawang unang ginawa ko. Gawin nating high ito para mas maangas yung makikita yung puro gawa natin na DIY. Meanwhile, ito, okay na to. Wala naman yung pinagawa sa akin ito ng mayari. Matanggalin lang yung ground. And then yung kapasitor. Nagdagdag lang ng kapasitor. Bali, nangyari nga. Nagpalit na tuloy lahat. Sa mga magtatanong kung anong driver unit, driver board yung ginamit dito, Rakula ito, Rakula, pero modification na, naka-modify na ito. Yung stock, binago na, pinalitan na yung mga ibang parts or value ng resistor para mas tumibay siya. Yung kaya mag-handle ng high voltage na, kasi yung stock nasa around 55 to 60 AC lang yun eh. Ito, mataas na eh. Dito na lang yung vlog ko. Okay na to. Sa tingin ko, okay na ito. Medyo tinatamad ako mag-deliver ng salitaan ngayon dahil medyo sinisipon ako eh. Medyo hindi maganda yung pakaramdam ko. Tapos eh, magpo-promote muna tayo ng mga social media pages natin. Una, Facebook page. Yung mga hindi pa nakapag-follow, pakipollow na ang Facebook page ko. And then siyempre, pakishare ang mga video natin. YouTube channel. Sa mga hindi nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share. And then pakihit ng bell button sa guild para updated kayo sa mga susunod na video natin. Eh, pasensya, medyo bihira lang yung pag-upload ko ngayon. Eh, gahol na gahol sa oras eh. Alam mo naman, medyo may katamaran tayo pagdating sa vlogging. Yun, ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.